Lumagpas na sa pre-pandemic levels ang bilang mga pasahero na dumagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange or PTEX. Kasunod po yan ng paghabol ng maraming Pilipino na makauwi sa kanilang probinsya para magpasko. Ang presidente, yung numbers na nakikita natin, as of 2 p.m., nakaka-74,000 passengers na tayo, no? And hindi malayong tamaan natin yung in-expect natin na 170,000 hanggang mamayang gabi. Lahat ngayon ay nagmamadali, nagkukumahog para makauwi sa kanilang probinsya para ma-celebrate yung Pasko. Fully booked na po ang mga biyahe ng bus na papunta sa Bicol at sa Visayas. Pero siniguro naman ang pamunuan ng PTEX na makakasakay pa rin ang mga chance passengers. Nasa comment balitang yan si Camille Samonte live mula sa PTEX. Camille, kamusta ang sitwasyon dyan? Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko. At ayon nga sa pamunuan ng PTEX, lumagpas na sa pre-pandemic level ang bilang ng mga pasaherong nandito ngayon sa terminal. Mula sa pagpila pagbili ng tiket hanggang sa pila papasakay ng bus, bit-bit ni Andy ang 45 inches na smart TV sa pag-uwi sa Bicol ngayong gabi. Hindi raw yan alintana ni Andy kahit napakabigat dalhin. Mas mura kasi po dito. Mas mahal dun sa probinsya. Iaakyat sa taas, sa tabi ng upuan. Pag nakaupo na, wala nang problema, hahawakan ko na lang to. Alas 10 pa ng umaga, nakapila na si Andy para bumili ng tiket. Hindi raw kasi sila umabot sa online booking. Ang tagal po, simula umaga hanggang ngayon po. Alas 9 po. Ngayon lang po, mga alas 6. Electric fan at bulto ng mga pasalubong naman ang iuwi ni Angelica sa Bicol. Sayang naman na panalunan ko siya sa raffle. So parang hindi ko rin naman siya magagamit dun sa pinagtatrabahuhan ko. So iuwi ko na lang din po. At saka bukod po sa may dalang mga pampasalubong po. Parang masaya din po kasi may dalang pasalubong sa mga mahal mo. Aminado naman si Soltero na mahirap magdala ng maraming gamit sa pagbiyahe. Pero sayang daw kasi ang dalawang sako ng bigas, kaya iuuwi na lang niya sa kanilang probinsya. Medyo hassle nga pagdating doon sa bayan. Oo. Gabayad ka ng malaki sa sasakyan, tricycle, kapunta doon sa bahay. Yun lang. Okay. Pero hindi nyo alintana yun? Hindi na, kasi para naman is pamilya yun. Maraming pasahero ang may mga bit-bit na sako ng gamit at mga appliances. Ang iba may dala ring mga manok. Dahil dito, mas tumatagal ang security check sa entrance. Wala kasing scanner ang PTEX, kaya mano-mano itong chinecheck ng mga guard. Hindi na rin pinapapasok ang mga may dalang patalim na ayaw isurrender sa kanila. Inireklamo naman ng ilang pasahero ang pagbili ng tiket. Iba raw kasi ang pila ng mga nag-online booking at chance passengers. Medyo malayo kasi yun sa tiket Inikot-ikot pa kami. Kaya ang tiket doon sa may, tas dito yung sasakay sa gate 5. Walang pila. Yung pagantay lang talaga, pagsakay. Sa ngayon ay fully booked na ang biyahe patungong Visayas at Bicol. Yung Bicol route kasi yun talaga yung pinaka-challenging natin so far. No? Is Bicol ang pinaka-mataas na passenger count natin. Expected natin na medyo magkakaroon talaga ng pagsisikip dito sa mga Bicol routes natin. Kaya naman ito rin yung pinagandaan natin na makahingi tayo ng mga additional units na mabigyan din ng special permit. Tiniyak naman ng PTEX na makakasakay ang mga chance passengers. Marami namang readily available na units. It's just that kailangan lang tanuhin mabuti kung saan mo sa dadaling ruta. Kasi hiwalay-hiwalay din sila, sir. No? Yung mga nakikita niyong pila, hindi lang sila sa isang specific destination in Bicol. Kasi yung mga public utility operators naman natin, ayaw din nila mag-deploy basta-basta ng bus kung hindi nila mamamaximize kasi napakahaba ng biyahe. Nagkakaroon naman ng delay sa pagdating ng ilang bus dahil ta-traffic pabalik ng Maynila. Ang nasa 90,000 na pasaherong dumagsa sa terminal mula kaninang umaga, lagpas na raw sa pre-pandemic level. Inaasahan pa ng PTEX na aabot sa 176,000 ang passenger count sa terminal hanggang mamayang hating gabi o bukas. Bok, mayan sa mga oras na ito, umabot na sa 157,000 ang bilang ng mga pasahero na dumagsa ngayong araw sa PTEX. Magdamag naman na nakabukas ang terminal at nagtatanggap pa rin sila ng mga chance passenger. Pero feeling bus operator lang yung magdamagan ng operasyon, pero yung mga fully booked na mga ruta ay nakadepende yan kung ilang bus ang makakabalik agad sa Maynila. Bok, mayan? Maraming salamat, Camille Samonte.